have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Isip mo ay mag-expect o magnasa ng dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung hindi mo pa ito naranasan nung nakalipas na panahon, asamin mo ngayon na maranasan mo ito. At hahanap-hanapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang lingkod. Amen? Kaya ang bawat isa po ay inaanayahan kong tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang at pagmamahal sa presensya ng Diyos na buhay. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at tumikit. At muli nating pakalasain ang mas malakas pang presensya ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na patuloy na ginagamit upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Patuloy po natin itaas ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Hindi po tayo bibigyan ng ating Panginoon. Alam ang ating katanungan, mga kailangan, alam ang ating sakit na ramdaman. Alam ang ating mga magagandang pangarap at inihili ko sa Diyos. Ibibigay ng ating Panginoon ito pa sa ating inaasahan. Yes, Lord. Hindi lahat ng mga nanginig at nanonood sa oras na ito. Yeah.
Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord! And so ang aming mga tengaw, ang aming mga pakinig. At higit sa lahat, Panginoon, dinawag niyo po kami sa lugar na ito. Sa kabila po, Panginoon, ng masamang panahon. Pero nandito po kami, Panginoon, na nagpupuri at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. At tunay nga po, Ama, hindi niyo po kami bibigawin. Kapagaling ninyo ang aming karamdaman, bibigyan niyo kami ng mabuting kalusugan. Sasabihin niyo, Diyos, ang lahat po ng aming mga kahilingang panalangin. Dakilang bagay ang gagawin niyo sa aming mga buhay, dakilang Ama. Higit pa ho sa aming mga inaasahan, mga magagandang pangarap namin, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan. Hindi lamang po para sa amin, maging sa mga taong aming ipinapanalangin, lalo-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. At tunay nga po, Diyos, ang iyong mga salita ay maliwanag po namin maiintindihan. Itatarak nyo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Isasakabuhay po namin ito, Panginoon, at magpapatuloy po ang aming katagumpayan. At tunay nga po, Ama, ang anumang aming natututunan, ibabahagi namin sa aming kaeskwela, sa aming mga guro, sa aming mga tinuturuan, sa aming mga kasama sa trabaho, sa negosyo, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Ibabahagi namin ito, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, maging sa lahat ng mga taong aming makakasalamuha sa araw-araw o sa anumang aming dadalhin, Panginoon, Diyos na buhay. Ibabahagi po namin ang iyong kabutihan. Kaya po, Ama, ngayon pa lamang, kunin niyo na po ang lahat ng aming masasalamat. Salamat po, Ama, ng marami. Iyo po ang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo, ang pinakamatamis na pangalan at ang bawat sa'yo magsabi na Amen! Malakas po ang Amen! Malakas na Amen! Malakas ang palakpas sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Isang sigaw na Hallelujah! At bago po kayo umupo, sabihin niyo sa katabi mo, You are a blessing. Amen. At ako, sige po, makakaupo na ho tayo. Ako po'y natutuwa na sa kabila ng ganito ang panahon, masungit ang panahon. No? At salamat na lang sa Diyos, yung bagyo ay palabas na siya, no? O paalis na siya. Huwag na siyang babalik, no? Huwag na siyang babalik at huwag nang babalik na yung mga bagyo sa ating bayan. Sa ating bayang Pilipinas. Yan. At ako'y muli napunta rito at ako'y nagagalak na muli kayong makasama. Amen. Amen. Praise God. Glory to God. At muli ko nga namasdan ang inyong mga kagandahan. Amen? Amen? At ang inyong mga kapugian. Amen? Praise God. Hallelujah. So ang Pilipinas, at ang buong mundo, amen, ay nangangailangan ng mga tagapanguna. Tagapangunang mapagkakatiwalaan. Tagapangunang hindi kurang. Tagapangunang hindi pabaya or may malasakit. Yan, ang Pilipinas at ang buong mundo. The Philippines and the whole world are in need of honest or trustworthy, not corrupt, and not negligent leaders. Tao pa ho ba rito? Amen. Hindi pa man eleksyon ay marami na nga nangangampanya. At ang iba ay hindi nagsasabi ng kanilang platforma. At ang iba ay ayaw sumagot sa mga akusasyon sa kanila.
pero panay ang siraan na sa isa't isa. Pero mga minamahal, meron pong guideline sa atin ang Biblia. Amen. Sa pagpili po ng tagapanguna. And I believe with all of my heart, these qualifications are not, hindi lamang ito applicable sa ating bayan. Amen. Ito rin ay applicable sa iglesia, applicable ito sa lahat ng pamumuno. Amen. Sa lahat ng nag-aspire ng leadership, no? Those who are aspiring leadership, these qualifications ay dapat na makita sa bawat isa. Amen. Samahan po ninyo ako sa aklat ng Daniel. Samahan ninyo ako sa aklat ng Daniel. Makikita po natin sa aklat ng Daniel, kapitulo 6, versikulo 4. Daniel 6:4. Yan, Daniel 6:4. Nakita na po ninyo? Yan. Kung kayo po'y may Biblia, samahan po ninyo ako. At pwede rin ninyong isulat. Ano po? May tao pa ho ba rito? At ako'y nananalangin na isang araw, meron na tayo rito ng projector. Amin po ba? Hanggang ngayon po na, nandito pa rin ito. Okay, tapos na yung Father's Day, andito pa rin pala ito, nagulat ako ha. Pero okay lang, guwapo naman eh. Nagulat ako ha, andito pa rin. So okay lang, kahit hindi nyo ako nakakasama, nakikita pa rin ninyo ako, no? Okay lang, hindi mo tayo nagtataas ng tao ha? Kasi baba ako eh, para itaas ninyo. Ang tinataas po natin, isa lamang si Jesus. Amen. Sabi nga ng Exodus, John 12:32, Jesus said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Pero siguro pinapahintulog ng Panginoon yan para lagi niya ako ipapag-pray. Amen. Amen. Praise God. At gusto ko naman din sabihin sa inyo na lagi ko rin naman kayong pinapag-pray. Amen. Kasama ko ang inyong mga mahal sa buhay, sapagkat yun naman talaga ang pinakaunang trabaho ko ang kayo po itulog sa ating Panginoon. Amen. So, kung may nangangarap na one day meron tayo rito ng projector, amen? Walang tao ah. Magkakaroon tayo ng projector dito upang sa ganoon ipa-plus dito yung mga kanta, pati yung mga mensahe. Amen? Amen. Gusto niyo ba yun? Amen. Sinong mag-donate? So, praise God. Kasi mo, napakaganda na yung ating iglesia ay natutugunan lahat ng mga pangangailangan nito. At sinikap ka namin, wala sa main church, yung isang speaker natin doon, dinala na ho natin. Alin may speaker natin? Ito. Kaya galing to sa main church, dinala na ho natin dito para dito na mag-habit yan. At kung ano pa yung mga pangangailangan natin dito, bibili natin lahat yan. Amen! Sino ang mag-donate? Praise God. Ako po'y nagagalak maging doon sa main church. Mga pangangailangan po natin doon ay natutugunan naman. Kasi pinapaalam po sa mga kapatiran natin doon kung ano yung mga pangangailangan natin. At natutuwa naman ako may mga nag-donate. Amen. Kasi hindi naman ninyo malalaman kung ano yung mga i-donate ninyo, di ba? Maliba nga iparating sa inyo. Yan, projector, yan. Hindi nyo nang i-donate yun. Ano po ba? Kung ano po yung mga makikita nyo rito, mga pangangailangan, namin po ba? May tao pa po ba rito? Ah, yes. At ipag-pray po natin na lahat ng mga pangangailangan sa iglesia natin dito ay matugunan. Amen. Upang sa ganoon ay maging maayos ng patuloy yung ating pagsamba. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon din sa buhay. Yan. Puntahan po natin ang Daniel 6:4. Daniel 6:4. At ang mensahe ng Diyos ay pinamagatang ang Pilipinas at ang buong mundo ay nangangailangan ng mga tagapangunang mapagkakatiwalaan. Hindi korap at hindi pabayaan. Makikita po natin sa aklat ng Daniel chapter 6 verse 4. Daniel chapter 6 verse 4. Ang sabi po rito, at this the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. Naghahanap daw sila ng maipipintas.
Naghahanap daw sila ng may maibibinta kay Daniel bilang government official. Pero wala sila matagpuan. Amin po ba? Along the way, nagbagahi kami ni Brother Hubert. Nakita ko yung isang mukha ng politician. Sabi ko, naku, nanood ako nung nagdaan na kagabi o nung isang agabi yata, nanood ako. Naku, yung politician na ito, sapit sa ano, sa DAC, scandal, sa pork barrel scandal. Sabi ko, sana hindi totoo. Itao pa ho ba rito? Sana hindi totoo kasi yung politician na ito, mukhang ready na para tumakbo bilang senador. Tapos mukhang sa kanyang mga pagpapaliwanag, marami siyang nagawa. At mukhang marami na mga natutuwa sa kanya. Kaya lang ngayon, nasasabit siya. Sa DAC o sa Corn Barrel scandal. No? Sana naman kung hindi totoo. Itao pa ho ba rito? Yeah. So mga pinamahal, gusto ko lang po sabihin sa bawat isa, pag meron pong nagtatanong o sumusuri, o kahit kung magkaminsan nag-aakusa, tao pa ho ba rito? Sumusuri, nag-aakusa, nagtatanong, or ano man ang kanilang kadahilanan, whether it is legitimate or illegitimate, what I mean, maaaring yung kanilang dahilan ay mali, no? Maybe meron silang mga mali naisip. O ano man ang naisip nila, may tao pa ho ba rito? Huwag nating hindi sasagutin ang kanilang mga katanungan. Huwag tayong hindi magpaparigisa. Amen! Sapagkat diyan natin makapamunayan kung talagang totoo tayo. May tao pa ho ba rito? Amen! Kaya nga sabi rin ang isabi ng isang politician, no? Sa pag-alis ni ganito at sa kanyang pag-resign, dapat i-audit yung kanyang inalisang opisina. At nagre-react yung nag-resign, pero ang masasabi ko, okay lang yon. Amen. Okay lang yon. Para talaga mapatunayan niya sa taong bayan kung meron talaga siyang nagawang mali o wala. Amen. Kaya po, kapag meron mong akusasyon, anumang tanong, anumang pagre-rekisa, dapat mo open tayo ron. Amin po ba? At ito po si Daniel. Si Daniel po ay hindi sinasadya sapagkat sa dami ng ipopromote, no? Siya pa na foreigner. Foreigner pa siya, Israelite siya, no? Hindi siya taga-Babylon, hindi siya taga-Persia. Pero siya lamang ay foreigner doon, pero siya pa ay na-promote. At ang kanyang promosyon ay napakataas. Naging pangalawa siya sa Haring Dario. Isipin mo. Naging kanang kamay siya sa Haring Dario. At kung mapapansin natin, ang kanyang promosyon ay pataas ng pataas. Nakikinig pa ba tayo? Nagsimula siya sa baba at pataas ng pataas. Natagpuan ng Diyos na siya ay tapat mula sa baba, kaya naman siya itinaas. Mateo 25:21. Kapag ikaw ay naging tapat sa mababa, sa maliit, pamamahalain ka ng Diyos sa mas malaki at mas mataas. Katapatan. Nakikinig po ko ba tayo? At ang sabi ng Panginoon, Lucas 16:13. Lucas 16:13. Kung sa maliit na bagay, hindi tayo napagkakatiwalaan, hindi rin tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung yung hindi atin, ano po, ay hindi tayo napagkatiwalaan, ano po, ay paano pa tayo magkakatiwalaan pa at bibigyan tayo ng sariling atin? May tao pa ho ba rito? Kaya po mga minamahal, makikita po natin ang promosyon na Daniel ay pataas ng pataas. No? Mula po sa baba, inangat siya ng Diyos at ang Diyos po ang nag-angat sa kanya. Mas maganda na ang Diyos ang nag-aangat sa atin at hindi ang sarili natin at hindi ang tao. Kasi isang araw, mawawala lang tayo o babagsak lang tayo. Ahanapin tayo ng mga tao, bakit wala na tayo?
sapagkat naitaas natin ang ating sarili. O ang tao ang nagtaas sa atin o hindi tayo naging tamat sa maliit. Kaya hindi tayo napupromote. Amin po ba? Mga minamahal, ang promosyon po ay gusto ng Diyos ibigay sa atin. At gusto ng Diyos na ibigay sa atin ang promosyon ng patuloy. Amen. Palaki ng palaki at pataas ng pataas. Amen. At ito po si Daniel. Isipin mo, mula roon sa Israel, sila ay dinala ng Babylon hanggang naging Persia na ang nag-ahari that time. Pero si Daniel po ay hindi nawala sa posisyon kahit kailan. Hindi nawala. At naging pangalawa pa siya sa hari. At dumating ang punto na yung mga kasama niyang government official na iinggit sa kanya. No? Na nagbubulong-bulungan. Para praise na lang ito, no? Ako, naubusan na tayo ni Daniel. Idagdag pa natin po, Renner lang yan ah. Hindi yan purong taga-Persia. Dahil lang dito yan. Kaya, tingnan natin ang kanyang mga gawa. Tingnan natin para natin siya maibagsak. Pero nung sinuri nila si Daniel, wala silang natagpuan. Amen! Kaya po, pag merong nasasabi na umaatake sa amin, may namimersikot sa amin, merong hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa sa amin, ang sinasabi ko sa mga leader natin, yung cell number ko ang ibigay mo. Hayaan mong lahat ng atake ay hagi sa akin. Upang sa ganun naman, makapagpaliwanag tayo sa kanila. Kung tatanggapin nila yung paliwanag natin, salamat. Kung hindi nila tatanggapin, tanggapin pa rin nila. Kasi mabuting paliwanag yun. Amin po ba? Huwag natin katakutan ka kung anumang tanong, anumang persecution, anumang accusation. Hayaan nila makita nila tayo kung totoo talaga tayo o hindi. Amen. Sapagkat baka naman nadala lang sila ng nakaraan. Amen. At naghahanap sila ngayon ng totoo. Amen. At paano nila malalaman tayo yung totoo? Kung hindi tayo, magpaparikisa. So magparikisa tayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito po si, ito po si Daniel, ay hindi sinasadya, niririkisa siya. At walang natagpuan sa kanya. Because Daniel has three, no? Good traits or characters. Ano yun? Number one, siya ay honest. Write it down. Honest, trustworthy. Honest. Trustworthy. Amen? Honest siya. Napagkakatiwalaan. May tao pa ho ba rito? At ito ang kinakailangan mga politician dapat na iboto natin. Honest. Mapagkakatiwalaan. Amen. At ito rin ang dapat na maging kwalifikasyon ng lahat ng mamumuna. No? Honest. No? Trustworthy, no? At ang sabi ng awit 78:70-72, awit 78:70-72, David was a man of integrity. David was a man of integrity. Mula sa pagiging pastol ng tupa ng kanyang ama. Literal ha, mga tupa talaga. Mga tupa na talaga pinapastolan ni David yan. Alam niyo ang magpastol ng tupa, malungkot. Kasi tupa kasama mo ikaw tao eh. Nandun kayo sa mga parang, nandun kayo sa mga green pastures. Kaya alam ninyo, bibigyan ko lang kayo ng konting ideya tungkol sa trabaho ng mga pastol. Nakikipaglaro ka sa mga tupa. Nagtatago-tagoan po sila. Totoo po yun. At binibigyan niya ng pangalan yung mga tupa. Kasi kinakailangan ang kalungkutan ay labanan niya. At si David po, alam niyo kung paano niya tinalo ang kalungkutan? Siya po ay naging mapagpuri at mapagsamba sa Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? Alam niyo, pag ikaw ay isang manggagawa na na-assign ka sa isang lugar na hindi ka naman taga ron, makakadama ka talaga ng kalungkutan. Sapagkat wala yung mga kamag-anak mo, wala yung mga kasama mo sa buhay, wala yung mga nakasanayan mo, pero mapapawi ang kalungkutan mo kapag ikaw ay laging nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Amen?
Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya yun ang kakantahin nyo, yun ang sasalamin ninyo. Amen? Huwag yung ano, what's me, Nene? Huwag yung mga ganon, ha? Okay. What's me, Lord? Sabihin nyo, what's me, Lord? Amen po ba? Amen. So, saan po ng Biblia, David was a man of integrity. Mula sa mga pastol ng tupa ng kanyang ama, alam po ninyo, hindi siya pumila para maging hari, ha? Wala siya sa pila. At meron ng mga tinatawag na school of thought, no? Na ako'y nag-aaral ng Bible school, may tinatawag na school of thought, eh. Ang ibig sabihin ng school of thought, wala naman ito sa Biblia, pero haka-haka. Maaari daw na si David ay anak sa labas. Kasi wala sa pila, eh. Pero sabi ganoon ni Prophet Samuel, Jesse, wala ka na bang anak? Ah, meron pa, natutok pa sa pastulan, eh. Okay, tawagin mo. Hindi tayo matatapos hanggat hindi mo pinaparini yung anak mo. Nung dumating na si David, sabi ng Panginoon, siya ang hinira ko. Siya ang pinili ko. I-anoint mo na siya. He will be the next king over the house of Israel. At alam mo ninyo, nung i-anoint mo ng Lord si David, yung kapangyarihan ng Diyos sumama sa kanya. Amen. Simula yan, tinalo niya. Sa YouTube ngayon, may mga nadidiscover na mga higanting mga buto. Mga buto ng Nephilim. At mga higanting buto, yun daw ay marahil buto nila Gulayat at mga kamag-anak nito. Kasi wala namang mga butong ganong kalalaki. May tao pa ho ba rito? Kaya ako, pag namatay ako, yung buto ko, maliit lang yan eh. Pero di ba ako mamamatay? Kasi sabi nila yung mga guwapo raw, matagal daw mamatay yun. So mga, pero sabi nila pag mabait daw, madali raw mamatay, no? Kaya minsan huwag kayo masyadong mabait. Magalit-galita kayo. Galit-galita lang, pero dito po ang galit, ha? Yan o. Kaya mapapansin ninyo, tinala niya si Goliath, siya po ay naging army ng Israel. Tinan niyo yung promosyon niya, from shepherd to the chief army of Israel, PNP chief ng Israel. And after that, he became the king of Hebron. 7.5 years, naging hari siya ng Hebron. Makikita niyo yung promosyon niya, pataas na pataas. No? Naging hari siya ng Hebron for 7.5 years, at naging hari siya ng buong Israel for 32.5 years. All in all, 40 years na naghari si Hari David. Isipin mo yung promosyon niya mula sa mababang kalagayan, tinaas siya ng Diyos. Anong merong katangian siya? Integrity, honesty. Honest siya. Ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Amin po ba? Kung ilan yung tubang pinaalaga sa kanilang kanyang ama, walang nabawas. May nadagdag pa ng anak. Tawaw pa rito. Walang nabawas. Binilang ng kanyang ama, very good. Walang nabawas, nadagdagan pa, ha? Very good. Tawaw pa rito. Kaya hayaan natin pag binilang, pag kinuwenta, dapat walang bawas. Wala silang hahanapin. Amen. Number one, honesty. Trustworthy. A good trait or a good character of every believer, every Christian, not just of a leader. Dapat lahat ito ay maging karakter natin. Honest. Sapagkat, naalala ko po isang pastor ang inimitahan ng isang mayamang attorney. Attorney de Campanilla. Sabi sa kanya, pastor, punta ka rito sa lugar ng Quezon City, makaral ka. At nakaral si pastor doon, inabutan siya ng sobre, at pagtingin niya ng sobre, walang laman. Hindi alam kung nagkamali ng abot ng sobre o sinadya. Pero I believe it all in my heart, sinadya. At pagkatapos noon, pagkatapos maiabot sa kanya ang sobre, sabi sa kanya, pumunta ka ng Makati, doon ka uli susunod ng mga ngaral. Nangibindig pa kong patalo. At si pastor po, pagbukas niya ng sobre, nag-murmur siya. Sabi niya, ano ba naman to? Sabi niya, awanin. Awanin.
Sabi niya, walang laman ito ah. Sabi niya. At na nalukot siya, nag-formor siya. This is a true story. At nang siya po ay nagpunta po ng Makati, matapos siyang makaral, hinabutan po ulit siya ng sombre. Ang nais pala ng nag-impita sa kanyang attorney ay suriin kung pupunta pa rin siya ng Makati. Kahit na walang laman yung unang sombre na ibinigay sa kanya. At pagbukas niya ng sombre, ang daming tag-iisang libo. Amen! Pero dahil yung pastor na iyon ay nag-murmur, patay na siya kayo. Kaya mahirap nag-murmur, totoo mo yun. I was in Lubo, no? Conducting crusade, Lubo, Batangas. Nasa Lubo, Batangas po ako noon, nagko-crusade. And nakatanggap po tayo ng text message mula sa misis niya na namatay na ron, pastor na iyon. Kaya mahirap mag-murmur eh. Madaling na mamatay eh. Kaya kitanggapin tayo kay wala, tuloy lang sa maglilikod akin. Kim yung sobre kayo wala, Kim yung naman yung sobre kayo wala. Tuloy tayo sa paglilingkod. At pagagaling ko po ng Metro Manila, ang ating mga pastoral homes noon ay nasa Kamyas. Ngayon yung pastoral homes natin nasa Projecto na tayo ngayon. Saglit lang po, galing namin ng crusade. Naligo lang ako saglit, tapos takbo naman kami ng Barangay Holy Spirit para makipag lamay sa uling lamay ng pastor na iyo. Itawag ako nga rito. So number one, trait or character, no, of every believer, of every person, most especially ng leader, number one, honest, trustworthy. Yeah. Amin po ba? Kaya kung meron tayong ibuboto doon sa mga barangay level, diyan sa mga municipal level, no, sa national level, number one character na dapat na ating ibuboto, honest. Tapat ka ba? Nakakatawa itong si Jesse Robredo, no? Isipin mo, namatay siya, ganun pa rin yung kabuhayan niya. Grabe. Hindi naman masamang yumaman eh. Walang masama sa yayaman tayo. Wala. Pero dapat yung ating pagyaman, legitimate. Nakapit natin ito sa isang mabuti at malinis na paraan. Tama? Hindi masamang yumaman. Sino nito ang gustong maging mahirap? Wala ka. Lahat tayo gustong yumaman. Lahat tayo gustong mamalat. Bakit? Kasi hindi ka makakatulong sa kapwa mo kung hindi tayo umulad at hindi tayo yayakan. Amin mo ba? Yung mga hindi tumadalong kada Sunday, nagkatrabaho, naglilingkod, yung mayaman talaga. Mas lalong yung mayaman. Kasi hindi mo ma-attend, hindi naglilingkod kada Sunday. Kaya lang madaling namamatay. Sobrang pagod na yan eh. Kasi wala nang pahinga eh. Lunes, Martes, Merkulis, Mebes, Biyernes, Sabado, Linggo, walang pahinga. Madali na makakatay yun. Kaya, ipero niya, hindi niya madadala. Hindi niya nai-inyon yung buhay. Yun yun eh. So, number one, honest. Yeah. Pakisabi natin, honest! Yeah. Or, trustworthy. Na pagkakatiwalaan. Ano man ang pinagkatiwala sa atin, ay dapat nating ingatan. Amen? Tayo ay bantay ng bayan. Amen? Hindi bantay sa lakay. Pera ng bayan para sa? Bayan. Pera ng Diyos para sa? Diyos at sa mga tupa sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yeah. Number two, ang sabi ng Biblia, not corrupt. Hindi corrupt. Pag sinabing hindi corrupt, hindi paluktot. Tuwid. Tuwid. No? Tuwid. Yeah. Kinakailangan tuwid daw. Not baluktot. Not pervert. No? At ang sabi ng Exodus 20:15, alam na alam ninyo ito. Meron akong inutusan. Sabi ko sa kanya, gumawa ka ng mga sign, ilagay mo ang Exodus 20:15 na iyan. Bakit? Kasi maraming laging nakawala eh. May nakawalang gunti, nakawalang sinelas, nakawalang toothpaste, nakawalang damit ko, ano-anong mga nakawala. Ilagay mo, maglagay ka nga ng Exodus 20:15 para mabala. Kasi bili tayo ng bili. Tapos maraming nakawala.
eh, sabi to sa iyo, pinagumako, isa rin pala sa nakukuha. Hindi na masakuha. Pero nag-repent na. Exodus 2015. Anong sabi roon? Sino nakakaalam doon? Exodus 2015. Hindi nyo alam? Huwag kayong magnanakaw. Ang sabi ka ng thou shall not steal. Huwag kayong magnanakaw. Isa sa 10 commandments ni Lord. At sa 10 commandments na yan, may araw sila ng pamamahinga roon ng Old Testament, mga Hudyo, sama na yun. Pero para sa atin, ang araw ng pamamahinga natin, kung ano yung araw ng ating pagsamba, yun ang araw ng ating pamamahinga. Amen? Ano ang araw ng ating pagsamba? Sunday. Sa ibang sa Middle East, ang kanilang holiday doon is Friday. So yun ang araw ng pagsamba nila, yun ang araw ng pamamahinga nila. Kung ano yung araw ng pagsamba, yun ang araw ng ating pamamahinga. Amen. Alam ka namang sumasamba ka, naglalaba ka. Hindi naman alam, di ba? Alam ka namang sumasamba ka, nag-harvest ka. Siyempre, pagsasamba ka, mamamahinga ka. Hindi ka maglalaba, hindi ka magluluto, hindi ka mamamalansya, hindi ka mag-harvest, hindi ka magtatanim. Kasamba ka eh. Mamamahinga ka, of course. Amen. May tao pa ho ba rito? Kung anong araw ng ating pagsamba, yun ang araw ng ating pamamahinga. Kaya masama din salita, ng Old Testament, Sabado sila, pero para sa atin, kung ano yung araw ng ating pagsamba, yun ang araw ng ating pamamahinga. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Yan. At sa Lucas 19:8, si Zacchaeus, napakaligid na tao. Isang BIR official, BIR commissioner, or BIR, ayan, official. Alam natin, saan ba merong korupsyon? Saan may korupsyon palagi? Saan? Sino nakakaalam? Saan may korupsyon? Sa pera. Nandiyan madalas ang korupsyon sa pera. Amin mo ba? Kaya BIR, custom kung saan maraming pera, kung saan may pera, nandiyan ang korupsyon. Or barrel, nandiyan ang korupsyon. Kung saan may pera, nandiyan ang korupsyon. Amin po ba? Alam ka naman may korupsyon sa walang pera. Of course na. So, itong si Zacchaeus na isang corrupt government official, no? BIR official, he wants to see Jesus. Pero ang liit niya. Kaya ang ginawa niya, umakit siya sa sycamore tree. At nakita siya ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, mamakarya, sa iyo ako kakain. Alam niyo, si Jesus ay naparito para hanapin ang mga may sakit para pagalingin. Para hanapin ang mga nakakailangan ng pagpapala para pagpalain. Naparito sa Jesus para hanapin ang mga makasalanan para iligtas. Yan si Jesus. Kaya tinawag niya si Zacchaeus. Sa iyo ako kakain. Nung nakita siya ng maraming tao at ang sabi ni Jesus, bakit ka nakikisalo sa taong makasalanan? Anong sabi ni Zacchaeus? No? Ito ang sabi niya, kung meron akong dinaya, sabi niya, ibabalik ko ng 4 na doble. Kung meron akong dinakaw, ibabalik ko ng 4 na doble. Amen. Ang tunay na repentance, may pagbabalik ng ating mga binuha. Kung nariyan pa. Yes. That is true repentance. Ang tawag doon, restitution. Kasi kung humihingi tayo ng tawad, nasa atin pa rin. Kung hinahanap ni sister yung makeup niya, hinahanap ni sister yung makeup niya, nasa akin pala. Oh, naging makeup pala ako. Tapos, sister, patawarin mo na ako. Kasi hindi ko naman binabalik yung makeup niya. Mali yun. Amen. So, ang ibig sabihin, ang totoo, magsisisi ko, anong meron ka, ibalik mo. Ibalik mo sa totoo, kaya aray ko nariyan pa sa'yo. Pero iba si Zacchaeus, 4 na doble, ibabalik niya. Kasi tutubuan ka niya. That is true repentance. Kaya ang true repentance, pagtalikod sa kasalanan, pag iwa sa kasalanan, hindi nagagawin pa ang mga dating hindi ginagawa. So, ang ibig sabihin ng true repentance, tatalikuran mo na ngayon malito ka. Ito ang repentance. Alam nyo, maraming tao kung bakit hindi gumagaling sa kanilang karamdaman dahil walang itong repentance.
Maraming tao hindi nakakamit ang mga pagpapala o lang true repentance. At the moment na magkakaroon tayo ng true repentance, healing will come. Success and prosperity will come. Ang inaanap lang ng Diyos sa atin is true repentance. Minsan may mga bata na kung ano-ano ang ayos ng isinilang. Sabi nila, ipinaglihi mo kasi yan sa alimango. Kaya ganyan-ganyan. Hindi. Kung bakit ganyan ang ayos sa mga bata, kasi ang mga magulang niyan, may mga ginagawang hindi maganda o merong maling pagsamba. Nakikinig pa ko ba tayo? Kapag magsisisi ang magulang, o magsisisi ang sino paman, nag-aaroon mo na magandang mamumuhay. Amen. Alam niyo ang ating bansa, ito ay pinrapisay ng napakaraming lingkod ng Diyos. Na ito ay papayamanin ng Lord, papasaganain ng Lord. Ano po? Pero until now, hindi nangyayari. Sapagkat ang hinahanap sa atin ng Diyos is true repentance. Sabi nga po ng 2 Chronicles 6:14, if my people which are called by my name, 2 Chronicles 6:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I, the Lord from heaven, will hear them, forgive their sins, and heal their land. Kung ang bayang tinawag sa aking pangalan, magpapakumbaba, mananalangin, tatalikuran ang kanilang masasamang gawa, diringin ko sila mula sa langit at pagpapalain ko sila. Kaya kung meron tayong mga sakit na hindi gumagaling, kung meron mga prayer tayo na walang kasagutan, search our heart, baka meron tayong sin. At yan ang magiging hadlang. Sabi ng awit 66:18, Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord won't hear me. If I regard iniquity in my heart, the Lord won't hear me. Psalm 66:18. Kaya pag meron tayong mga prayer requests, walang sagot. Kapag tayo may mga ramdaman, walang kagalingan o pabalik-balik yung sakit, search our heart. Baka meron tayong kasalanan, dapat isuko sa Panginoon o may pinapagawa si Lord na hindi natin ginagawa. Because God is a God of covenant. I will do this to you and do this to me. Nakikinig pa ho ba tayo? Kailangan gawin natin ang hinihingi ng Diyos para gawin din naman ng Diyos ang hinihingi natin sa Kanya. Para tayo papasok ng langit, napakasimple lang. Hindi natin kailangan ng relihiyon. Ang kinakailangan natin, relasyon kay Kristo. Tamang relasyon. Tanggapin natin si Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Sabi nga ng Panginoon, tinatawag niyo kong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod. Mateo 7:21-23. Mateo 7:21-23, tinatawag niyo kong Panginoon, hindi naman kayo sumusunod. Kaya ang nais ng Diyos, kung tinatawag natin siyang Panginoon, kinakailangan merong pagsunod. May pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon, bilang ating Diyos, bilang ating tagapagligtas. Kaya napakasimple lang ng kaligtasan. Napakasimple lang para tayo pumasok sa langit at makaranas ng buhay ng lahanggan. Just accept Jesus as our personal Lord, God, and Savior. That's it. Tapos na agad. Pasok agad tayo ng langit. Ang susunod niyan, if order of peace, public proclamation. Amen. Iba. At ang susunod niyan, Holy Communion, public proclamation. At patuloy na pagdalo at patuloy na paglilingkod kay Kristo. Amen. Amen. Yun. Pero ang water baptism, ang Holy Communion, ang pagdalo at paglilingkod, hindi nakapagliligtas yan. Yan ay ginagawa natin kasi tayo'y ligtas na. Amen. Amen. Tinanggap natin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay natin, naligtas tayo. Ngayong ligtas na tayo, kinakailangan tayo yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. So napakasimple ng kaligtasan. May nagtanong nga sa akin, sabi gano'n, kung mabait po ako, papasok mo ba ako ng langit? Hindi. Ang pagpasok ng langit, hindi sa kabaitan. Maganda ang mabait tayo. Ang pagpasok ng langit ay pagtanggap kay Kristo bilang Lord God, Savior ng ating buhay. Kailangan mong tanggapin si Christ bilang Lord God, Savior ng iyong buhay. Yun ang pagpasok ng langit. Amen. Kung ang kabaitan ang maghahatid sa atin patungo ng langit, hindi na mamamatay si Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen.
Kahit mabait tayo, sabi ng Biblia, Romans 3:10, lahat nagkasala. Ako meron akong kilalang tao napakamalit. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, hindi nagsusugal, hindi mo siya maririnig na nagmumura. Hindi mo siya maririnig na sumisigaw. Laging napakalumanay, laging napakasapiskokin. Napakabarin niya. Pero, ang dami niyang asawa. Sa sobrang bait niya, laging mapagbigay siya, ang dami niyang asawa. Ang tanong mo, ang kapaitan mo'y nakapagliligtas? Hindi. Ang kaligtasan ay nasa pagtanggap kay Kristo bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Amen. Alapakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. At totoo nga, ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat tayo ay patungo sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno sapagat ang kakayaran ng kasalanan ay kamatayan. First, Timothy 6:6-11, unang Timoteo sa 1:6-11. Ang sabi ganoon, magkaroon ka na ng contentment kung anong meron ka. Be content with what you have. Maging contento ka na, unang Timoteo sa 1:6-11. Maging contento ka na kung anong meron ka. Kung mapasa iyo ang mga bagay-bagay na hinahangad mo, praise the Lord. Kung hindi mapasa iyo, praise the Lord pa rin. Amen. So maging contento na. Huwag na natin hangarin pa kung ano yung wala tayo. Naalala niyo yung, o nabalitaan ba niyo yung gusto niyang sumali sa beauty contest? Uminom siya ng mga slimming pills, patay siya. Oh, you see? Kaya mga kapatid, kung ano man ang ating mga katawan, pasalamatan na natin ang Diyos dito. Ano man ang ating kulay, ano man yung ating buhok, ano man yung ating ilong, pasalamatan na natin ang ating Panginoon dyan. Amen? Huwag natin pipilitin pa. Baka kapariwara, mamatay lang tayo o kaya naman makagawa tayo na hindi tama. Ayun, binanggit ko kasi. Tuloy, ano ulit. Sa loob-loob niya, nandiyan niya ka naman, personal na eh. Sa loob-loob niya. Ano kasi, malamig ko kasi ang panahon. Kaya yung mga tape na iyan. Okay lang, sige, alisin mo na, Brad, sa lahat. Okay na yan. Sige, next year na lang ikabit siya. Okay, gato. Palakpakan natin si Lord. So, ang sabi ganoon, dahil sa pagmamahal sa salapi, yan ang nagiging ugat na iba't ibang uri ng kasamaan. Love for money. Nahihilig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang verse 11, sabi ganoon, no? Maraming tao bunga ng pagmamahal sa salapi ay napalayo sa Diyos. Bunga ng pagmamahal sa salapi, maraming tao ay napalayo sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Pablo, ito ang sabi ng Panginoon kay Pablo, yun na Pablo was a man of integrity. Anong ginawa ang sabi ni Pablo? Ito ang sabi ni Pablo, Timoteo, lumayo ka sa pag-ibig sa salapi. Nahihinig ako ba tayo? Kaya, kung inaakala ng marami, ang paglilingkod sa bayan, ang paglilingkod sa kapwa, ay pagkita ng pera, nagkakamaliho tayo. Kung nais natin kumita ng pera, hindi mo trabaho, magnegosyo na lang. No? Tao pa ho ba rito? Kung gusto natin sumikat, siguro magdapas tayo para sumikat tayo. Baka madiscover rin tayo. Maging artista tayo. Kung mag-basketball player tayo, para tayo palakpakan. Sabi ni Pablo ay Timoteo, layo ka riyan. Umiwas ka sa pagmamahal sa lahat. Hindi maganda sa isang lingkod ng Diyos ang nagmamahal sa lahat. Amen. Tao ako pa rito. Palakpakan natin si Lord. For true love, for true faith, for true righteousness, gentleness, etc. Ang ibig sabihin niya, be a man of integrity. Kaya sayang itong si Jesse Robredo, no? Nakakatuwa, isipin mo nung nag-plane crash, natuklasan yung simple niyang pamumuhay. Nakakatuwa. Pero bakit kaya ganun, no?
Kung sino pa yung mga prinsipleng mamumuhay sa pangmadaling namamatay, no? Kaya. Mukhang totoo yata yung sinasabi nilang masamang damo, mahaba ang buhay. Pero mahirap din naman maging masamang damo, di ba? Eh lalo na kung makahiya, marami matitinig tayo niyan. At saka pupunta tayo ng impyerno kapag tayo masama. Amen. So, nakuha ninyo, number one, katangian ni Daniel? Number one, honest or trustworthy. Number two, not corrupt. Hindi siya corrupt. And number three, hindi siya pabaya o kay malasakit. Not negligent. Number three, not negligent. Number one, honest. Number two, not corrupt. And number three, not negligent or hindi pabaya, may malasakit. Alam nyo, pag hindi natin pagmamalasakitan ng ating ginagawa, hindi natin pagmumutihin. Tandaan natin yan. At kung tayo'y merong maling motibo sa ating ginagawa, hindi natin pagmumutihin. At ito ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ito ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Pilipos 2.12. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Pag may nakatingin, gumawa kayo. May tao pa ho ba? Amen. Pag walang nakatingin, gumawa pa rin kayo. Amen? Amen. Pag may nakatingin, gumawa kayo. Pag walang nakatingin, gumawa pa rin kayo. At yun ang kinakailangan. Mga taong may malasakit. May mga taong may pagmamahal. Kay may nakatingin, kay wala, patuloy na gumagawa. Patuloy na kumikilos. Amen? Amen. Praise God. Iyan ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kay may nakatingin, kay wala, kay may tao, kay wala, gumawa kayo. At ang sabi ganoon ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galacia 1:10. Gumawa kayo hindi dahil sa approval ng tao. O don't be a man pleaser, Galatians 1:10. Do not seek the applause of men. Be ye not a man pleaser. No? Huwag mo hayaan, ikaw ay laging pinupuri. Itao pa ho ka rito. Alam nyo, kung magka minsan, sa pagpapasalamat, hindi talaga lahat nakapasalamatan eh. Nangyayari mo talaga yan. Meron talaga nakakaligtaan. Pero kung sakasakali mang may ginawa tayong maganda at hindi tayo napasalamatan, tuloy pa rin. Amen? Amen. Ganun lang talaga. Because we are not seeking the applause of men or the approval of men. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Amen? At sa ating kapwa. Sabi ng Lord, mahalin mo siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. May tao ka ho ba rito? Alam nyo, one time, kapunta kami ng, last Sunday, kapunta kami ng Kabyaw, ng Ecija, ako naman yung matuturo. Maaga kami umalis. Tapos nagpakarga kami sa gas station. Alam mo ninyo, aga-aga, merong matanda. Nagbabasura siya. May tawa pa ako ba rito? Aga-aga, nagbabasura. Isipin mo ha, hindi ko alam kung nag-alusal na yun eh. Aga-aga, nagbabasura siya. Aga-aga, matanda na. Approximately, siguro mga 60 years old ka parehas ko. Or more than 60. Matanda na, tapos meron siyang dalang sako, nagbabasura siya. Sineseparate niya yung mga mineral bottle, mga plastic bottle. Sineseparate niya sa isang sako yung mga papel. Alam mo, meron isang lalaki tumawag sa kanya. Halika mo, sabi sa kanya. Hindi niya pinapansin. Halika mo. Hindi niya talaga pinapansin. Halika mo. Tapos tinignan niya, halika mo. Tapos dumungot ng pera yung lalaking iyon, binigyan siya ng pera.
mag-alusan po muna kayo. Baka hindi pa kayo taga-alusan eh. Pag-alusan muna kayo. Alam nyo, napakiti siya. Amen? Napakiti siya. Ganun eh. Huh? Minsan, yung ginagawa mo, hindi mo naman kinakailangan. Di ba, naalala nyo sa mga school? Sa mga upuan, donated by. sa mga simento, di ba? Donated by. Ganun eh. Kaya lahat donated by eh. Kaya pag-communion, nakalagay, donated by. Hello. Meron akong nakilala, mag-ihin siya barangay captain. Kaya lang tumakbo siya na vice mayor, natalo siya. Pero natutuwa ako sa kanya. Ang dami niyang ginawa, pero di isa sa mga ginawa niya, walang pangalan niya. Walang pangalan. Basta ang kanyang panuntunan, ang kanyang motto, matuwid na pamunuan, maayos na papayanan. Yun ang kanyang motto. Matay na siya, sakit-atake sa puso, laking problema ng mga barangay captain. Barangay captain pa lang yun, atake na sa puso, nilalot ako naging mayor yun. Siguro, workaholic siya. At saka, binata kasi, siguro walang inspirasyon. Joke lang. Pero yung kanyang successor, yung pa rin ang kanilang motto, yung kanilang slogan. Matuwid na pamunuan, maayos sa bakit. Sa dami ng ginawa niya, walang nakalagay na pangalan. May tao pa kong marito. Iyan ang isa sa magandang katangian. Do not seek the applause of men or the applause of men. Whether the people recognize you or not, hindi mahalaga. Ang mahalaga, dinamamya ng tao sa puso mo. Amen? Amen! Talampakan natin si Lord. Hallelujah! Yan si David. Si Daniel. Not ni Philippian. Hindi siya pabaya, meron siya malasakit. At ang sabi ni Apostol Pedro, nananawagan si Apostol Pedro sa lahat ng mga naglilikod. 1 Peter 5:1-4. Nananawagan si Apostol Pedro sa lahat ng naglilingkod. Ito ang sabi ni Apostol Pedro. Paglingkuran ninyo ang kawan, ang nasasakuman ninyo ng buong puso. Paglingkuran nyo sila ng pusang loob, masaya at hindi napipilitan lamang. Masaya, pusang loob, at hindi napipilitan lamang. Sabi ng 1 Peter 5:1-4. At ang sabi ka noon, huwag kayong boss sa kanila. Amen. Don't be authoritative, sabi ka noon. Don't be a lord, small letter L. Don't be a lord to them. Pag malasakitan nyo sila, at hindi rin naman dahil sa salapi o pakinabang. Hindi rin naman dahil sa labi o dahil sa pakinapa. Kapag dumating na ang takdang panahon, 1 Peter 5:1-4, ang ating Diyos na makapangyarihan na siyang leader ng lahat, pastol ng lahat, meron kayong reward sa kanya. Sa kanya, sa ibigan ni Apostol Pedro. Ang tao pa ho ba rito? Kaya alam niyo si Apostol Pedro, nung siya po kasama niya ang ilang pang mga lingkod ng Diyos, papunta sila ng templo para manalangin. Meron doong lungo na nakamalimos. At nakalimos ang lungo sa kanila. Anong sabi ni Pedro? Ginto at pila. Wala ako. Ibig sabihin ni Pedro, hindi yan ang pangarap ko at hindi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Pero meron ako na ibibigay sa iyo. Ano yun? Kapangyarihan. Sa pangalan ng Jesus, tumayo ka at lumakad. Tumayo nga po yung lupo at lumakad. Palakpakan natin si Lord.
Kaya ka na kagaya mo sa Pedro sa mga naglilingkod, huwag kayong umusin sa kanila. Huwag kayong napipilitan lamang kung sa loob masaya kayo at hindi dahil sa labi at hindi dahil sa kinas. Amen. Alam po ninyo, sa ulitin ko ulito, ang promosyon ay pataas ng pataas. Laging may testing sa baba. At dapat sa baba, mapagkatiwalaan tayo. Dahil ang susunod niya, mas malaki pang blessing, mas malaki pang pagpapala, mas malaki pang promosyon. Amin po ba? Hindi niyo po ba napapansin, kapag may mga bagong politician, laging number one sa survey, hindi niyo napapansin. Nung bumasok si Grace po, number one sa survey. Amen. Totoo? Hanggang until now. Bakit po? Kasi ang mga tao po, naghahanap po ng pagbabago. Kaya yung mga bagong ito, pag sila'y kinain ng sistema, walang nangyayari. Mapapansin ninyo yung mga nakaupo na napakahabang panahon at hindi nawawala sa pwesto. Pag may bagong hindi politisyon na tumakbo, ipoboto ng tao yan. Bakit? Kasi nga nag-ahanap ang tao ng pagbabago. Nagsasawa na yung mga tao sa puro pangako na lamang na napabago. Ang kinakailangan nila, meron silang nakikita. May nangyayari, may nagaganap. Nararap naman nila. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya nga, Panginoon, makinig po tayo maigit. Sabi ng Panginoon sa Old Testament, kayong mga pastol na walang manasakit, na sarili lang ninyong iniintindi ninyo, tatanggalin ko kayo. Maglalagay ako ng mga pastol na may malasakit. Kayong mga pastol na ganan siya lang ang naiisip ninyo, maglalagay ako ng mga pastol na may malasakit. Kaya alam ninyo kung bakit nilagay ng Lord si Pablo at saka si Barnabas. Sila yung mga taong may malasakit. Sila yung mga taong hindi lamang namumulekta ng offering, kundi sila mismo ang unang nagkakaloob sa offering. Amen. May tao pa ho pa rito. Hindi lamang sila nakukolekta ng offering, sila mismo ang nagkakaloob sa offering. May tao pa ho pa rito. Amen. Yan sila Pablo, yan sila, sila Barnabas. Iyan ang mga katangian ng mga tao ngayon. Kaya yung mga apostoles na naunda sa kanila ay punong-puno ng pagtitiwala sa kanila. Sige, pumunta kayo rin. Kolektahin niyo yung offering na nakalaan para sa ganito. Masaya yung mga nasa ibabaw nila sapagkat alam nila ang dalawang ito ay mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Merong malasakit na merong pupuntahan yung kanilang koleksyon. Alam ninyo, gaganda ang ating iglesia. Magkakaroon tayo ng sariling loob at sariling church. Magkakaroon tayo ng mga proyekto at mga magagandang gamit dito kung ang bawat miyembro magkakaroon ng malasakit. Yes. Yes. Sino ba ba ang tutugon sa mga pangangailangan na iyan? Amen. Alam ka namang pupunta tayo sa mga politician o iimbitahan natin yung mga politician na pumunta sa atin na sasabihin natin sa kanila, iboboto namin kayo. At dahil dito bibigyan tayo ng pera at darating ang panahon, mai-expose tayo sasabihin na mayroong corruption sa atin. Yan nag-aaway ako yung pamilya dahil sa pera. Sana hindi totoo. Isipin mo, mag-ina nag-aaway dahil sa pera. Magkapatid nag-aaway dahil sa pera. Isipin mo. Minsan pag pera na pinag-uusapan, wala nang magkakamag-anak eh. Nag-iiba na yung ayos ng mga mata eh. Dahil sa pera. Amin po ba? Itawa pa po ba? Tuturo ako, gusto, ay, huwag na lang.
Baka hindi pa kayo ready. So, kaya ang sabi ko noon ni Apostol Pablo, makinig po tayong maigi. Sabi ni Apostol Pablo, gawa 20, 33 hanggang 35, sabi ni Apostol Pablo ay ganito, alam ninyo, dumating ako sa inyo, no? Hindi lamang sa mga bersikulong ito, sa iba pang mga bersikulo, no? Dumating ako sa inyo, nakikinig pa ho ba tayo? Ako'y dumating sa inyo, hindi dahil sa maling motibo. Hindi ako dumating sa inyo dahil magaganda't gwapo kayo o mapera kayo. Hindi, sabi ni Apostol Pablo. May tao pa ho ba rito? Sa totoo lang, hindi ako naghangad ng anumang pag-aari ninyo. Ang galing. Gawa 20:33-35. I coveted no silver. I coveted no gold. I coveted no clothing. Sabi niya. Hindi ako nagnasa ng anumang meron sa inyo. Hindi yan ang dahilan kung bakit ako'y nagpunta sa inyo. At ang sabi ni Apostol Pablo, ako at ang aking mga kasama, ano bang meron kami, ito ay hindi namin nakamit sa daya. Ito ay pinaghirapan namin. Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen! Gawa 20:33-35. Dapat mabasa ito ng mga politician eh. Nang dumating ako sa inyo, hindi ko hinangaduhan ang meron kayo. Hindi. Sabi nga ni Willie Monsoon, dati ng mayaman ang Makati. Kahit sino bang umumuri yan, mayaman talaga yan. Dahil lugar ni Ayala yan. May tao pa ho pa rito. Hindi ikaw ang magpapayaman ng Makati. Ang Makati ang magpapayaman sa iyo. Dahil mayayaman yung mga yan eh. Amin mo ba? Eh, mayayaman mga taong dyan eh. Taan ng Makati. Eh, karami. Kahit may mga lugar dyan na binabaha, ang mahal pa rin ang upahan. Binabaha na, mahal pa rin ang upahan. Makati. Amin mo ba? Hindi ako dumating sa lugar ninyo dahil sa ano ba mang meron kayo. At ang, alam mo, pwede siyang tumingin sa mga tao eh. Ano bang meron kami na mga kasama ko, pinaghirapan natin ito. Ang galing. Napakagandang katangian. Alam mo, sabi ko nga, hindi naman masama na tayo ay nasa pagpapalaan. At kanooban ang Diyos yun. Dapat nga yung mga tricycle pang hayunin nyo, mapalitan na yan eh, para hindi matagtag eh. Diba? Meron sana pag-donate. At talagang idodonate para sa church. May tao pa ho pa rito, para magagati talaga ng church. Kasi pag-tricycle, matagtag eh, no? Lalo kung plastic ka. So pray, hindi po para sa akin niya, para sa inyo. Basta yun, pero kasi gusto ko sumama sa hayo eh, pwede ba? Pero naman, pero mas mapalad kayo, at totoo lang. Kaya bless ako sa inyo, sa totoo lang bless ako sa inyo. Na handa kayong humayo, handa kayong mag-tings. Kaya pagpalaan kayo ng Diyos isang araw, huwag na-tricycle. Kalabaw na. Ako, may ilasan yung nito. Pero okay lang, eh, palitan ng Lord, kaya hindi ayos lang ang mahalaga na nag-ilig ko kayo kayo. Okay? Alakpakan natin ang Lord, yung mga sa mga humahayo! Alakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanila. Kasi kung walang humahayo, walang attendee. Katotoo lang.
Hindi na pupuntahan yung mga baryo-baryo. Pero maglang baryo, ituloy niyo yung mga baryo-baryo, ha? Pero yung mga bayan-bayan, sakupin niyo rin. Sakupin niyo rin yung mga bayan-bayan, ha? Sakupin niyo rin pati mga baryo-baryo. Lahat, sakupin niyo lahat, wala tayong pipiliin. Amen? Dapat wala tayong pipiliin, wala tayong favoritism. Mahirap mayaman, pantay-pantay. Amen? May gimmick ko wala, pantay-pantay. Amen? Kitawa ba ba? Glory to God. Amen. Talampakan natin si Lord. Eh sabi nga ng Panginoon, di ba? Pag naghahanda ka sa araw ng iyong kaarawan, huwag mo iimpitahan ang makapagbibigay sa iyo ng maraming regalo. Ang iimpitahan mo, yung mga pilay. Yung mga pulag, mga pingi, mga pipi, upang sa ganoon ay hindi sila makaganti sa iyo. Mahala ang Diyos ang siyang gumanti sa iyo. Ayun. Napakaganda. Ang natandaan niyo kung anong versikulo sa Bible yun? Ako, nakalimutan ko eh. Hanapin ninyo. Nagkakaedad na kasi ako lang kapanainom ko ng kape. So, mga minamahal, number one, honest. Number two, not corrupt. And number three, hindi babaya, may malasakit. Ito pa. Dito na po ako magmamakas. First Thessalonians chapter 2, verse 1 to 8, 19 and 20. Ito na po. Basahin ko po ito. Dito na po ako magmamakas. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 1 to 8, at 19 hanggang 20. First Thessalonians chapter 2, verse 1 to 8. You know, brothers and sisters, that our visit to you was not without results. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi. As you know, but with the help of our God, we dared to tell you His gospel in the face of strong opposition. Sabi ni San Pablo, sa paghahayo namin sa inyo, maraming opposition. Maraming suffering, pero nagpatuloy kami. At ang sabi ni San Pablo, for the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Nagpunta kami sa inyo, malinis ang aming motive. Malinis ang aming layunin. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our hearts. Ang ganda. Kami ay naparito sa inyo, hindi para, no? Sa papuri ninyo, kung hindi sa papuri ng Diyos. Amen. Naalala ko nga po yung isang organista. Lumaban siya sa mga kompetisyon. At nung dumating na siya na ang tutugtog, ay binigay niya yung labis niya. Tapos eh, nagpalakpakan yung mga tao, no? Nanalo siya first place. Pero yung master niya, yung kanyang mentor, malungkot, hindi pumapalakpak. Lumaban uli siya. At this time, nanalo uli siya. Hindi lang siya pinalakpakan, ha? Standing ovation. Pero nung tinignan niya yung kanyang mentor, nung tinignan niya yung mentor niya, yung kanyang master, malungkot, hindi mo makalakpak, hindi mo kayo. Then again, lumaban uli siya in another competition. Talo siya. Walang pumapalakpak, walang tumayo. Pero yung master niya, tumayo at pumapalakpak. Ang saya-saya niya. May tao pa ho ba rito? Iyan dapat tayo. Kaya merong palakpak ng tao o wala. May paghanga ng tao o wala. Ang pinakamahalaga, ang paghanga at palakpak ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. At anong sabi ni Apostol Pablo, you know we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. Hindi namin, wala kami kasakiman. At hindi kami gumamit ng mapatulip lang na galaw, kilos at daya. Hindi kami gumamit. Ang galit. No?
We were not looking for praise, for praise from people, not from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, diniin niya as apostles of Christ. Alam niyo, minsan mo kinakailangan banggitin yung title, binabanggit eh, pero minsan, servant, ganun lang. As apostles of Christ, sabi niya, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. Ito, verse 8, napakaganda. Gusto ko itong bigyan ng diin. So, we care for you. Nagmamalasakit kami sa inyo! Yun ang kinakailangan ng Pilipinas! Mga politisyan, may malasakit! Kasi nang hinahanap ng Panginoon, mga babae, mga lalaki, nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, amen! Nagmamalasakit sa mga hindi maligtas para maligtas! Nagmamalasakit! We cared for you. Alam mo, mayaman si Pablo, dual citizenship. Romano, Israelita. Kaya nung siya'y binubugbog, nung sinabi niyang Romano ako, natakot sila. Kaya nung ako'y nagsisimula sa Panginoon, bless ako sa pastor namin eh. Kasi kahit na mula sa mayamang angkan, willing na umabot sa mga tao eh. Nangikinig pa ho pa tayo. At lalo na nung nalaman ko, kasi edad ko lang pala siya. Bata pa ako nung mga around 20 years old. Kaya lang dahil bata pa siya, parang magmukhang matanda siya, lagi siyang nakapormal. Kahit tayo hirapan, iniliit niya sa necktie. Parang magmukha lang siyang matanda. And I was encouraged to serve the Lord dahil sa ganong uri ng paglilingkod. Amen? Ganon eh. We care for you. Ang galing. We care for you. Nagmamalasakit kami sa inyo. Ito po yung kasunod. Ang ganda ng sinabi. Ito nito po. Next na lang pagbalik ko. Ito nito na. We care for you because we love you so much. Ayun. Mahal ko kayo. Hindi. Ang pagmamahal, pagmamahal. Magbigay kayo ng may pagmamahal. Humayo kayo ng may pagmamahal. Magluto kayo ng may pagmamahal. Maglaba kayo ng may pagmamahal. Pag sinuot ni Mr. mo yan, mararamdaman niya. Kasama na ako sa iyo, Mrs. Bakit naramdaman ko yung damit ko? May pagpunong-punong ng pagmamahal eh. Yes! Pag nagtanim kayo, yung mga tanim nyo, tutubo ka agad. Maraming bunga dahil may pagmamahal. Diligan nyo ng may pagmamahal. Gawin nyo lahat ng may pagmamahal! Pag-ibig lang ang sorti ng lahat. Pag-ibig lang. Walang malasahin ng walang pagmamahal. Bless ako ni Apostol Pablo, amnan, no? Na dapat natin sundan. Kaya minsan napunta ako ng Christian bookstore, nakita ko yung libro patungkol kay Pablo lahat, binili ko eh. Pinag-aralan ko yung buhay niya ayon sa pagpapaliwanag ng writer na iyon. Ang ganit. Kung pag-aaralan mo yung buhay ni Pablo, pagtakagin namin sa Bible school, pag pinag-aralan mo yung buhay ng isang tao, yung biographical sermon. Kapag bahagi lang ng buhay niya, yung character is kept niya sermon. Pero napakasarap na pag-aralan mo yung buhay ni Pablo. Puno siya ng pagmamahal, puno siya ng malasakit. At ito ba? Ang ganda, ituloy ko. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda talaga. Hindi lang maganda, ang galing pa. So we cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you. Yan ha? We were delighted to share with you
not only the gospel. Napakaya ako para maganda to dahil naka-wireless naman ako. Dito lang ako yung wireless ko dito. Kaya hindi ko ito iwanan dito sa oras. We were delighted to share to you not only the gospel. Dito na po ako magbabakas. Sa aming paghayo, hindi lang namin dala ang mabuting balita. Dala namin mismo ang aming buhay sa inyo. Ito ang buhay na ito. Pag naglako ka, oh, bili na kayo, palita, palita. Maraming bibili sa iyo. Hindi dahil sa mura at masarap yung loto mong palitaw. Dala mo yung buhay mo, dala mo yung puso mo sa palitaw. Hello? E tao pa humba rito. We were delighted to you not only the gospel, but even our life. At ganun, yan ang hinahanap ng Diyos. Mga babae at mga lalaking naglilikod ng buong puso at buong buhay. Kasi pwede ka namang gumalaw ng kumilis ka, nagdidilig ka ng halaman. Pero wala naman sa puso mo. Yan. Ang nais ng Diyos yung puso. Yan ang masarap eh. Yung damang-dama mo, pipil na pil mo talaga. At ito ang kaibahan natin, church, sa ating iglesia, sa ating pangangaral. Pansamantala silang humiwalay sa atin sa anumang dahilan. Mabalik muli sila. Bakit? Kasi anong meron tayo? Meron tayo. Buhay meron tayo. Nandito ang mga babae, mga lalaki, kahit na minsan ina-arthritis na, nangangayayat na. Humahayo pa rin! Kasi mahal ang Diyos. Amen! Hallelujah! Alam mo lang dahilan para hindi tayo lumaki at lumaki at lumago para hindi masakop ang buong gimpat na makarating na buong. Amen! Sabagat nandito sa iglesia ito ang mga babae at mga lalaki ng mamahal ng katotohanan sa Diyos! Alam mo ako nagbibiro ha? Pag-aapa ko kanina rito, aga-aga pa no? Halos ilang tao pa lang dyan. Maaga kami dumating kasi nag-set up pa kami ng mga ano. Yun ang pagbaba ko ng sasakyan. Yung sasakyan namin, ilang ko lang yun. Hindi akin yan. Mas maganda ang sasakyan ko dyan, hindi ka laba ko. Alam niyo, pagbaba ko ng sasakyan, umiiyak ako. Ito. Damang-dama ko yung presence ng Lord. Kasi sa lugar na ito, may mga babae na lahat talaga nagmamahal sa Diyos. Dumadalo dahil mahal si Lord. Nagbibigay dahil sa mahal si Lord. Naglilingkod dahil mahal si Lord. Kumahayop dahil mahal si Lord. Kahit minsan nagkakanda kong bugubog sa tricycle, okay na. Handang magbukas ng tahanan, patirahin ang hindi kaano-ano dahil mahal si Lord. Handang humayo, handang makitira. At medyo kapat ng konti ang mukha. Dahil mahal si Lord. Parang gusto ko na umiyak ka. Yun yun eh. Mahal si Lord. At ang sabi ko, sound na yan yan. Umiyak na rin eh. Umiyak na rin eh. At ang sabi niya, Apostol Pablo, alam ninyo, sabi niya sa mga tupa, alam ninyo kung anong corona ko? Kayo ang corona ko. You are my crown and you are my joy. Kayo. Sabi ni Apostol Pablo, kayo ang aking corona, kayo ang aking kakilakan. Hindi ang kanibongan. Amen. Naglatagyan mo ka ng pagkakit. Ang inyong pagluha. If you want to pray this cry. Yes, Lord. Give me a soul to
mga yabot na kapigil. Sige. Gusto nga pang itulog ng katotohanan ng buhay mo ang puso mo sa Panginoon. Sumon. Gusto nga pang ialay ng katotohanan ng buhay mo sa Panginoon. Gusto mo bang isurrender ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon? Napakaganda niya. Sabagat meron ng nauna na kagaya nila Apostol Pablo. Meron ng nauna kagaya nila Haring David. Meron ng nauna kagaya nila Daniel. At higit sa lahat ng ating Panginoon sa Kristo Diyos at ang katawang tao. Huwag kang matakot. Bigay mo pinakadabes mo. Humayo ka sa pinakadabes mo. Umawit ka, tumuktog ka sa pinakadabes mo. Manalangin ka at mag-ayuno sa pinakadabes mo. Gabi mo ang pinakadabes mo sa Panginoon. Huwag kang magulumihan. Huwag kang umatras. Huwag kang sumuko. Huwag kang mahadlangan. Huwag kang matakot sa persecution. Huwag kang matakot sa akusasyon. Huwag kang matakot sa anumang hala, pagsubok, laban ng buhay. Huwag kang matakot kahit sa tutok, hindi lang ng baril, pati ng granada. Bigay mo ang pinakadabes mo para sa Diyos. Isuwa mo ng totohanan ng bisyo at kasalanan sa Diyos. Ipaglipon mo ng totohanan ng buhay mo sa Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga babae at mga lalaking mapagkakatiwalaan. Naghahanap din ng taong bayan ng mga tumang mundo ng pagbabago. Naghahanap sila ng mga babae at mga lalaki. Talagang totoo at tatapat na naglilingkod sa Panginoon. Maraming peke. Maraming pain, maraming blessing. Maraming balat kayo. Kaya ibahin natin ang ating mga sarili. Ibigay natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon. Huwag na natin tingnan pa ang darating na biyaya ng Diyos dahil yan naman talaga yung totoo at meron talaga. Pero higit sa lahat, nagpakatotoo tayo. Ibinigay natin ang ating buhay ng totohanan sa Panginoon. Sige, bukas mo ng lubos ang tahanan mo. Hindi lang tahanan mo, dahil pati ang puso mo. Ibukas mo ng tahanan ng sasakyan mo. Everything sa iyo. Higit sa lahat ng puso mo at ang buhay mo. Magpatawad tayo, patuloy tayo magpatawad. Umintindi at patuloy na umintindi. Umunawa at patuloy na umunawa. Magpasensya at patuloy na magpasensya. Anong kaibahan ng ating iglesia sa marami? Narito ang lakas ng presensya ng Diyos. Dahil sa ating paglilingkod, hindi lang katawan ang dala natin. Higit sa lahat ang ating puso. Taas niyo ang inyong mga kamay, patungan ng langit.
muli mo maglilingkod sa iyo. Libong hirap man ang dalasin ko, pagtitiis yan ang nais mo, bakat may pangaka. Hindi kita ginagawa mo niya ng buong puso at buong buhay mo. At natutuwa ang Diyos niya. Naghahanap ang marami ng alimbawa ang susunta. At ang aking sasabihin sa iyo, ibigay mo pa ang pinakadalas mo para sa Diyos. Tingnan mo kung sino hindi paligtas. Iligtas mo. Ipanalangin mo. Ipag-pray mo ang mga may karamdaman. Ayawan mo sila. Patungan mo ng kamay. Turuan mo. Imbitahan mo. Dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Ibukas mo ang iyong sasakyan. Ibukas mo ang iyong tahanan. Ibukas mo ang lahat sa iyo. Hayaan mo matikman nila kung anong meron ka upang sila'y mga ligtas. I-offer mo kung anong talento meron ka. Kung ano man ang pwede mong ipagkaloob sa Panginoon, gawin mo. Kung ano man ang pwede mo ipagkaloob sa kapwa mo, gawin mo. At kung anong kaya mong itulong para sa ating iglesia, gawin mo. At hindi kalilimutin ang Panginoon. Sige po, gusto ko kang patuloy. Pero gusto niyo bang umiyak pa kayo? Sige po. I-offer natin ang katotohanan ng buhay natin sa Panginoon. Nasa amagitan mo, Ama, ng mga kapatid kong ito, iligtas niyo ang kanilang pamamahal sa buhay. Iligtas niyo ang kanilang mga kaibigan, mga kamag-anakan. Iligtas niyo ang kanilang baryo-baryo, ang kanilang mga para-barangay. Iligtas niyo ang kanilang mga bayan-bayan, mga probinsya, Panginoon. Iligtas nyo ang mga nakikinig at nanonood sa mga bansa sila ngayon. Iligtas nyo ang mga bansang iyan sa pamamagitan mo nila. Dalangin ko po ang mga babae mga lalaki ito. Use them more mightily effectively in this final hour. I pray, Father God, for the healing in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Maaring nandito ka, nakikinig at nanonood ka. May problema ka sa paningin. Pinapagaling ka ng Diyos sa oras na ito. Maaaring nandito ka o nakikinig ka, may problema ka sa mata, pinapagaling ka ng Panginoong Diyos sa oras na ito. At kung sino pang merong sa kanya tiramdaman at nangangailangan ng healing at miracle at nangangailangan ng prayer, sige po, lapit po rito sa harapan natin, papag-pray ko. Sige po, bilisan po natin kung meron pong gustong lumapit dito sa harapan. Yes, Lord. Yes, Lord. Kurabakarabashiribiyanda. Yes, Lord. You sent your word and they healed my disease. Sa paglapit nila sa harapan, Panginoon, lahat ng uri ng agalingan ibigay ninyo, pati kagalingan sa pinansyal, i-cancel niyo ang lahat ng utang at magpalain niyo sila. Iangat niyo ang kanilang pag-aaral, trabaho, hatak buhay.
buhay, negosyo, Panginoon. Pag-isa inyo ang kanilang mga puso, kasama ang kanilang mga pamilya at angkan, at sama-sama silang paglikot at tumalo sa gawain mo, Diyos. Kuramashimirianda, lakianda, ramashimirianda. Yes, Lord. You are the Lord, my healer. Yes, you are the God that healeth me. Ang bahalang sa buhay sa'yo. Yun nga, nakikita ko may problema sa paningin, pinapagaling ng Diyos. Meron din ako nakikita may problema sa pag-iisip. Pinapagaling din ang Panginoon sa oras na ito. At sa oras na ito, anumang sakit, anumang karamdaman na hindi na kayang banggitin. Pero ang Panginoon ay gagawa, tutugon sa inyo. Gagawa kayo ng mga dakila at mabuting bagay. Ipatong ninyo ang inyong mga kamay kung saan kayo may sakit. Kung maraming sakit sa puso na lang. Kung meron kayong panalangin pero hindi sakit, kung anumang uri ng panalangin niya, ipatong na lang ang inyong mga kamay sa inyong mga puso. Meron kapatid, nag-text sa akin. Ito po ang cell number na ganito inyong tawagan o pagpakipunan niyo meron pong karamdaman. Tinawagan ko ang cell number na binigay sa akin. At ang sabi ko, binigay sa akin ang cell number mo para ipagpunay ka raw. Makalipas ang mga dalawang araw yata, nag-text siya at nagpapasalamat. Magaling na po ako. Salamat naman sa Panginoon. Kahit man lang sa text o kahit man lang sa call. Gumagawa ko sa iba at nagpapagaling. Siguro higit kong pinaniniwalaan. Yung nag-send sa akin ng mga numbers nila ay punong-puno ng pagmamahal at pagmamalasakit at punong-puno ng mananampalataya. So, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, idantay po ninyo ang inyong mapaghimalang kamay. Gawan niyo po ng himala ang aking mga kapatid sa oras na ito, ang aking mga magulang, ang aking mga anak espiritual. Yes, Lord. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Receive your healing now. Receive your miracle now. Kuramalayan na raha, Ramasira era bahandi, Ramasanda,
Rikyanda, Romasia, Lamasia, Rishanda, Orayani, Rapsia, Rasa, Rishya, Romasyanda. So tanggapin na ninyo sa oras na ito. Tanggapin na ninyo. Sinula ang bukol. Wala na ang bukol. Nung wala ang kumilos, pagina ng malalim, igigalaw ang mga parte ng katawan na dati hindi nagagalaw, magaling na kayo. Ano mga stroke ay inaalis ng Panginoon. Ano mga diabetes ay inaalis ng Diyos. Ano mga high blood ay inaalis ng Diyos. Ano mga sakit sa puso ay inaalis ng Diyos. Ano mga hypertension ay inaalis ng Diyos. Kurabasyanda na ba siya na? Kurabasirianda. Libiando. Riyandi, rabiyandi. Rabasyanda. Rakyanda. Rabasyanda. Rabasyanda. Sige po, begin now to thank the Lord. And begin now to praise the Lord. Yes, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming kalakasan na tamo, sa aming kagalingan na tamo, sa aming kalusugan na tamo, sa inyong sabot sa aming mga panalangin, Father God, patuloy po kaming maghihirit ko sa iyo. Ibibigay po namin ang pinakadalo sa iyo ng patuloy. Walang alilangan, walang duda. Magliligtas kami ng marami kaluluwa. Hayo kami. Ibabahagi namin ang iyong Panginoon. Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang mga Guimba, Panginoon. At ang mga karating ng probinsya. Kasama na rin ang mga nahayuan ng Panginoon. Ang bigyan, ang tarla, ang pagkasinan. Pati ang mga bariyo-bariyo, Panginoong Diyos. Lahat ng mga probinsya, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pati na po ang sandaigdigan, hinihiling namin ang Panginoon. Buksan niyo po ang pinto, Panginoong Diyos. Kung mga kaligtasan ay dumating po sa bawat buhay at bawat tao. Gamitin niyo po kami. Gamitin niyo ang aming buhay. Gamitin niyo ang aming salapi. Gamitin niyo ang anumang meron sa amin. Lahat ng sa amin, gamitin niyo, Panginoon, para po sa kaligtasan ng tatay. I-multiply niyo po kami, Ama, sapagat nais namin makita ang inyong pagliligtas, ang inyong pagpapagaling at paggawa ng Himala, ang paglagay po sa lahat ng tao sa magandang kalagayan. Gusto po namin makita ng napakabilisan. Maraming salamat po sa pagkat alam po namin na bilang sa aming mga kahiling at ito'y kanilig sa mga salamat po Diyos na maraming. At masalamat tayo sa Panginoon at talakpahan po namin sa malakas ang sige po, magpakalat ng pagkailin niya kung mga kapawa. Sige po'y nakaramdam po na may magandang ginawa po ang lahat sa inyo. Meron po ba? Talagang bless na bless po ako ngayong araw na to. Dahil kay Pastor Ricardo Carillo po, talagang nabanggit nga po yung para sa mga bukol. Sabi ko nga po, tuluyan ako pinagaling ni Lord. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Lapakan natin ang pangyayari. Pero mag-isa ko po na to. Ilang kaso na. Paano kayo na-bless? Paano kayo ginawa ng Lord ng Himala? Paano kayo sinagaling ng Lord? Ayan, ito. Ayan. Sige. Ano sa layan din? Ito na ako magsabahan. Tapos, hindi rin ko makapigil yung heartbeat ko. Pinapunta ako ng pakak, tinagihan din po ako. Tapos, binigyan po ako ng referral. Pupunta ko sana ako ng provincial hospital po. Ngayon, sabi ko po sa doktora sa 9-in, doktora, ako magaling na ako para lang po ako nagkahilan ka ako. Ando naman po yung ako po, tapos yung si yung response po si Brother Minibasa po. Tuwang-tuwa po sila dahil sinabi ko po ayos na ako, magaling na ako, pinagaling na ako ng Lord. Ako po sa kanya. Kahit kanon pa man, pinatuloy pa rin kami sa pakak, tinanggihan po ako sa pakak. Tapos agad-agad po,
ano, lakas-lakas ko po naman, ano po, talagang napakabit ang Panginoon, hinyatid pa kami ng ambulansya eh. Kalakas ko naman, kaya ka naman lakad, huwag na tayo mag-ambulansya, mag-crisis na lang tayo, sabi ko. Uh-huh. Eh, sabi po ng doktora, hindi po, nanay, ano na ba kayo, hatid na lang kami ng ambulansya. Di, dumating po kami sa, one, sa ano po, sa Kakakpo. Agad naman po kung binipi, ang BP ko po is 110 po over 70 na. Tapos, umaba na? Umaba po talaga. Opo, yung heartbeat nyo? Heartbeat ko po, 80 po. Sabi kong ganyan sa nurse, nurse ka po, ano ba talaga ang circuit ko? Nanay, ikasakin, normal na normal po yung heartbeat ninyo, ala po pa yung sakit, sabi niya. Yung kahit ganun po, ano, kahit ganun po, sabi niya, tuloy pa rin kayo ng hospital. Hindi, wag na, kapo, gagastos lang tayo. Andiyan naman ang Panginoon, kapo, magaling siya. Magagalingin niya. Ako, magaling na ako talaga, totoo. Totoo, sabi po ng kasama ko, oo, totoo, totoo, magaling na ako. Sabi ko po sa kanya. Kasi po, pastor, sinabi ko po na, ano, i-text mo si Pastor Karin. Ano, Pastor Karinio, i-text mo para i-ano ako, ipag-pray ako. Sige po, siguro po, nung pagka-pray po ninyo sa akin, yun po, talagang gumaling po ako talaga. Na, amen. Ay, sige, pagkakasin ng Panginoon. Dahil kasi po nung Biyernes din napunta siya niya sa bahay, uminom po ako ng malamig po kaya. Ito po. Okay. Sige po. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay. Tunay nga po talaga yung biyaya ang Panginoon. Napakagaling po talaga. Kasi po nung April 1 po, umatend po ako ng concert po. Doon ko po talaga tinanggap ang Panginoon. Isang Kristo na tinanggap ko po ang buhay. Tinanggap ko na po siya, tapos nagsisi po ako sa kasalanan na sabi ko po sa kanya. Dudugtungan pa lang po, Pastor. Sige na. Sabi ko. Okay na po. Sabi ko, kasi backslide po ako, Pastor. Maganda po yan. Hindi po kami nagmamadali. Okay na po. Hindi pa kami gutom. Hindi po 5 years lang. Sabi ko, Lord Panginoon, patawad po. Napakarami ko talagang kasalanan. Kung ano man po, Panginoon, yung mga kasalanan na nagawa ko, patawarin mo ako ngayon at buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan ko ng damin. Yun po talaga, naholibos na po ako, pinadama sa akin ng Panginoon ang presensya na talaga ang Panginoon po kumilos, talaga kaya ito po, naniniwala ako talaga na pagka ang buhay mo po rin, binagay mo na sa Panginoon, tunay nga po talaga na kahit anong sakit man po yan na dumapo talagang sa panalangin mo lang po talagang pagkakalingin ka. Biyaya po talaga ng Panginoon. Ito po ang naging karanasan ko ngayon po sa Kingdom of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Narinig po natin 5 taon sa backslide. Naka-attend ng April 1. Magamat ng April 1 talaga, sakripisyo tayo, lalo na kainitan talaga ng panahon noon. Nagsakripisyo kayo, nagsakripisyo yung mga kapatid, pero hindi na wala ng kabuluhan lahat ng sakripisyo. Amen. Mga panalangin, pag-aayon, pagkakaloob, sila siya po ang bunga. Amen. Lapakan po natin ang Panginoon sa buhay. Yun nga po, no, nakasagap ka ng text message na nakaraan. At nagulat nga ako at yun nga, no. At wala naman ako magagawa kung makakatagam ng text message at magkitawagan kung sino man yung nakakailangan. At pag hindi ko makontak o hindi ko nakakausap sa anumang kadahilanan, tinetext ko. At sinasabi ko, pinapag-pray ko at ang kagalingan ay isama sa inyo. At yun nga, nakatanggap nga ako ng oras na yun mula sa mister niya. At nakatanggap nga ako ng text message, tapos pinag-pray ko nga. At natutuwa ako, kasi mga ilang ano lang eh, no? That night din eh, nakatanggap mula ako ng text message, magaling na nga daw. Correct lang ko rin. Hallelujah! Mabuti ang Diyos eh, no? Sabi nga, God is not limited by time, distance, and even space. Kaya po, pwede niyo pong kunin yung contact number ko, kunin niyo kay Pastora. Kung meron po ako kay paglilingkod sa inyo, kahit malayo ako, i-text niyo lang ako, no? I-text ko kayo, or tatawagan ko kayo, kahit anong network ninyo, naka-unli po ako. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya sa lahat ng mga nagiginig at nanonood, kung meron magandang ginawa sa iyo ang Panginoon, sabihin mo rin sa amin, patuloy kang tumalo sa mga gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship, o itayo mo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa anumang lugar, sa anumang bansa ka naroon. Pakinggan mo yung ating programa sa radio, ang ating TV, naka-plus sa iyong screen, at sa YouTube, no?
kay OJF sa Facebook, kita mo Jesus Fellowship International, i-follow mo, i-like mo, i-share mo, at at mga katanungan, prayer request, o nihimo ka ng Diyos. Gusto mong magmalasakit, gusto mong magmahal, gusto mong tumulong. Narinig mo yung mga pangakailangan na iglesia at ang mga paghayo. Gusto mong maging bahagi at mapagpala ng Panginoon. Ay, kumunta ka sa 0998-989-2963, 0998-989-2963, o sa 0922-851-6399, 0922-851-6399. Glory to God! So, yung mga nalit, bigyan natin ng chance para magkaloob. Sige, mga nalit, bigyan natin ng chance. Pero kahit di ka nalit, gusto mo pang magkaloob. At gusto mong magmahal at magmalasakit. At sa mga darating na panahon, gusto mong, kung ano, kahit, ano pa yung mga pangangailangan natin dito, gusto mong mag-donate, gamit po ninyo. Projector, etc. Gamit po ninyo. You are very much welcome na gamit po yung mga bagay na ito. Tapos, yung po anniversary ng ating radio ministry at TV ministry, October 30 na August, no? August 30, baka iusap natin ng 23, no? No? Okay, usap natin. Pagdi man 30, 23 siguro. Hindi tayo rito, no? Magsasama-sama tayo sa isang lugar, sa isang kainan. Magsasama-gahanap tayo ng isang restaurant na kung saan ay kakain tayo. Amin po ba? Tao pa po ba rito? Ano sa mga sagot? Kasabay po ng ating celebration. Tayo po ay magkakainan para sa inyong pag-uwi ay makakain kayo ng konti. Kaya maghanda rin ng mga special number, Pastora. May mga special number, no? Kaya kanina, yung mga special number ng mga youth natin. Maganda, siguro yung mga children o sino pa man, maganda ng mga special number. Auto 30 yun, pero baka usap natin ng 23. So sana lahat tayo makarating, magsama-sama na po tayong lahat. Amin po ba? May tao pa po rito. Ha, August 30 para may pera. O sige po, August 30 natin gagawin. Ay, hindi pa araw. Ah, sige po. O, sige. Ah, ganun. O, sige. Ah, sige. August 30 na lang daw. Sige. Sige. Ipapakita sa akin yung bago nyo. Hindi, hindi ka namin kakatayin. Sige, August 30. Sigapin natin August 30. Sige. Okay, okay. Ganda pong suggestion yan. Napakaganda po na kami na nagsasuggest po tayo. Sige. At hahanap tayo ng isang lugar na gagawin natin sa... hindi na tayo magluluto. Basta kakain na lang tayo habang nag-fellowship tayo roon. May mga mensahe ganito ulit. Special numbers, etc. O may mga special number ng children. Mga youth in the heart. Mga youth by age. Sige po, at magsama-sama tayo sa araw na yun, isa-celebrate natin. Yung ito ang sabi ng Panginoon, Monday, 8:30 to 9:30 na gabi, DWBL, 1242 Kilohertz sa Yumba, at saka sa stable, ano yun? 77, 24 hours yun, around the clock. Kaya panuuri ninyo. Magdalilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa patagumpay na araw na ito, Father God, na aming pagsamba sa iyo. Salamat Lord sa lahat ng mga umaten, Father God. Salamat Lord sa iyong malakas na kapangyarihan, Panginoon. At salamat din po, Lord, sa iyong ginamit, Father God, na iyong lingkod, Panginoon, at patuloy pa po, Diyos, na gagamitin. Salamat, Lord, at patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Sa aming pong pag-uwi, Panginoon God, kayo po ay ang siyang patuloy na humawak sa amin. Patuloy mo kaming hawakan, Lord God, ng iyong mga kapangyarihan kamay. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat, Panginoon. At sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace.
Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. So much love in the kingdom.